Magandang araw mga idolo, for today's video ay ano, mag-update tayo kay Project Relay. At yun, kahapon nga ay nilinisan natin siya at nilagyan ng primer. Pero hindi ako nakatiis kaya nilagyan ko na siya ng black kahapon, hindi ko na na-video. At ngayong araw naman is lalagyan natin siya ng sign tsaka yung decals. At yun, tatapusin na natin yung frame para maghihintay na lang tayo sa pagdating ng mga pesa niya at sabay kabit. At ito mga idol, simulan na natin. Alright, let's go! At ito nga pala mga idolo, yung kanyang decals. At yan, simulan na natin yung pag-design mga idol. Gamit natin yung silver. At yan nga pala mga idolo is gawang boss ni lahat. Boss ni baka naman. At yan nga mga idol, testing na agad. Tuk! Unang salpak, parang mukhang palpak agad. Pero ayun, bawi tayo sa bandang baba. Alright, let's go. Yun na, tama na yun mga idol. At yan nga mga idolo, nilalagyan na natin ng design at yun, gumagalaw-galaw yung frame kaya pinawakan doon sa pamangkin ko. At ayan na nga, nilalagyan na natin ng design. At ito nga palang project na itong mga idolo is ayan, dahil tayo ay 500 plus subscribers na. Maraming salamat sa suporta ninyo mga idolo, solid na solid kayo sa akin. Maraming salamat sa pagsuporta. At ayan, dahil sa mga subscribers, ginaganaan ako gumawa ng mga videos na tulad ng ganito. At ayan, yung tutorials natin mga video is siguro soon, susunod pa. At dahil dito sa project na to, ito muna uunahin ko. Ito na yung kanyang design mga idol, yan. Wala pa yung kanyang kulay and wala pa yung kanyang decals, then wala pa rin yung kanyang top coating. So, ayan. Kaya patuyo-tuyo lang natin, tapos lagyan na natin yung kanyang kulay. Alright, let's go! So, ayan na, lagyan na natin siya ng pangkulay natin. At ito yun, metallic blue. Wala tayo ng mga candy colors, kaya ito na lang. At yun, after nun, patuyuin natin bago natin lagyan ng decals. Let's go! At nga pala mga idols, mga nagbabalak ng ganyang design ay yun ang may papayo ko sa inyo ay huwag nyo masyadong pakakapalan ng patong yung kanyang color. At dahil mawawala ng saysay yung kanyang silver na nandun sa ilalim. At yun, base sa experience ko, total first time ko palang maganito ng design. At ayan, nagbase lang ako sa aking imagination at yun, tinesting ko lang kung kaya ko pa ulit mag-design ng mga ganitong frame. At ayun nga, doon sa decals pa lang, challenging pa rin sa pagbabalik ko sa pag-repainting ng frames. At ayan na nga mga idol, kailangan safe pa rin yung ating lungs, kaya dapat tayo laging naka-face mask. At ayan, meron tayong bisita. At yun, mukhang may tinanong lang sa akin and then umalis din agad. At yun, balik tayo sa pagpipinta. At ito na nga, malapit na siyang matapos mga idolo. Hinanap ko mga sulok-sulok niyan para at least lahat ng parts ay mapinturahan. So ayan, tapos na natin siya mga idol. Yan, kita na. So ayan, meron na siyang kulay and decals naman. Bye-bye! At ayun nga mga idol, nilagay ko na dun sa ating sketch tape yung decals. Wala kasi ako nung ginagamit talaga sa paglagay ng decals. So, ayan, DIY lang tayo. At ayan naman mga idol, kita nyo na yung design ng frame natin. Wala na akong ibang sticker na nilagay dyan, kundi yan lang. At yun, ilalagay ko lang ulit yung emblem doon sa unahan. At yun, wala nang intro into, diretso na agad ng clear coating natin yan mga idol, para naman makinis ang labas ang ating product. At ayan, para matabunan na rin yung gilid-gilid ng decals na ginawa natin. Hindi ko nga pala mga idolo, yung dinirect ng pintura na lang yung ating tatak. Kasi ayun, mas gusto ko yung decals kasi gusto ko yung nagka-cut ako ng mga stickers at gusto ko yung design para naman, yun. Basta mas maganda sa akin yung decals talaga. At ayan, pero minsan siguro sa mga susunod, subukan ko na rin yung decals through paint. Yan, para naman nakadikit na rin dun sa frame yung
talagang decals niya, hindi na yung reflective. Pero ayan mga idolo, kapag natutukan ng ilaw yan sa gabi, yung Rayleigh na yan is sigurado reflective yan, kasi yan ay reflectorized sticker ang ginamit ko dyan mga idolo. At ayan, tamang hanap lang natin ng mga sulok-sulok na hindi pa na-sprayan ng pampakinang. Kita nyo naman sa video, talagang kumikinang na siya dahil dun sa kanyang clear coating. At yan nga mga idolo, sana magustuhan nyo yung ating project ngayong araw. At ayan, sa mga susunod pa is bubuhin naman natin siya. At sa oras na yan, siguro mga idolo, matatapos na natin yan. At ayan na nga, talagang napakaganda naman ng ating project relay na yan. At ayan na, halos ubusin ko na yung clear na yan kasi dapat talaga makapal yung pintura. At ito na yung kanyang montage mga idol. Pansamantala, okay, let's go! At yun nga mga idol, tapos na yung ating finished product para kay Project Rayleigh. Na-repaint na natin siya at ang sunod naman is papatuyin lang natin siya at bubuhin na natin siya. Pero inaantay pa natin yung ibang parts niya at in-order natin. Ano? At yun, sa ngayon yun lang muna yung ating video ngayong araw. At yun, huwag kalimutang isubscribe ang aking channel. Pindutin yung notification bell para update kayo sa susunod pang mga upload para kay Project Rayleigh. At ride safe sa atin lahat mga idol. Bye-bye!